maintindihan bakit niya ako pinaasa. Bro, sobra ka naman. Hindi ka naman pinaasa as in pinaasa. Anong hindi pinaasa? Ang kinasasama nga ng loob ko, kung di ko pa narinig, hindi ko malalaman. Cromwell, tagal-tagal ko na siyang kilala. Pinagmamaneho ko siya, hatid sundo. Ang tagal ko siyang sinuyo. Sana diniretso niya na lang ako. Yun ang hindi ko maintindihan eh. Bro, nakakalimutan mo, nanliligaw ka pa lang. Dapat hindi ka nagbibilang ng ano, kung ano yung nagawa mo, kung ano yung naibigay mo. Naturalmente, nanliligaw ka eh. Gagawin mo nga lahat kung pwede mga ibigay yung buwan para sagutin ka lang eh. Di ba? Bro, huwag kang magagalit sa akin. Nag-assume ka eh. Pinangunahan mo. Hinalikan mo agad. Alam mo namang hindi pa siya nakaka-move on eh. Ayan, tuloy. Sumalingkuhang ka. Bastard ang inabot mo. Bro, talaga bang mahal mo pa rin si Lynn eh? Mahal na mahal. O, diligawan mo ulit, bro. Huwag ka susuko. Hindi mo masabi, pare. Malay mo mag-iba yung ihip na hangin. Alam mo naman ang babae, di ba? Laban lang. O, tignan mo ako. Ilang beses ako nanligaw kay Diyosa. Every other day, binabasted ako niya. O, tignan mo naman ngayon. Lumaban ako. So, asawa ko na yung mahal ko. Di ba? Magkasama sila ni Cromwell? Oo, eh, niyaya ni Michael si Cromy Baby na mag-inom. Paano? Masama ang loob, binasted mo. Eh, mabuti na rin yun, Mari. Eh, kesa naman umasa siya sa wala, di ba? Oy, Mari. Hindi lang si Michael ang umasa na magiging okay kayo, ha? Pati ang anak mo umasa. O, sige, ano ngayon ang sasabihin mo sa anak mo? Malaki na naman si Annalyn eh. Siguro naman, naiintindihan niya ako. E anong magagawa ko, Mari? Kahit na anong gawin ko, kahit na magdadalawang dekada na ang lumipas... Ano? Mahal mo pa rin si Sir Chinito. Pero alam mo, Mari, nagkakwentuhan kami ng boss ko. Halos pareho kami ng sitwasyon. Kasi yung lalaking mahal namin, pareho kami hindi gusto. Pero, swerte pa rin si Ma'am Moira kasi kasama niya yung asawa niya. E ako, tinakbuhan. Eh bakit iniisip mo pa rin? Eh bakit mahal mo pa rin? Eh tinakbuhan ka na nga.